Praise God! Welcome po muli sa ating iClass 101, Rediscovering My Church Membership. Sa pagkapatuloy po ng ating pag-aaral dito sa iClass 101, ang ating pong pag-uusapan ngayon is about Yemenit structure o ang katatagan at kapamahalaan ng iglesia. Alam niyo po, napakahalaga sa isang member ng kanyang church na alam po niya ang balangkas ng pamunuan ng kanyang church. Alam niya kung paano ang kaayusan, alam niya kung paano ang hierarchy sa loob ng church na kanyang kinabibilangan. At gayon, kaya po tayo nandito ngayon ay para pag-aralan po ito at lalo pong maunawaan. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33 to 40, babasahin ko na lamang po ang ilang mga talata. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi kanang kapayapaan. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na kaparaanan. Alam niyo po, sa kasaysayan ng iglesia, sa mga nakalipas na siglo, meron pong tatlong pangunahing kapamahalaan o polity ang umiiral sa church in general. Ano po itong tatlo na ito? Una po, yung tinatawag na Episcopalian. Ano po itong Episcopalian? Kapag sinabi po natin Episcopalian, ubispo po ang pinakamataas na leader dito sa ganitong setting o sa ganitong kapamahalaan. Okay? Bishop po ang pinakamataas na puno ng iglesia. Halimbawa na po dyan ang Church of Anglican, Communion, and yung Methodist Church. Pangalawa po ay yung tinatawag po nating Presbyterian. Okay? Pangalawang kapamahalaan po yan. Ang Presbyterian po ang kanilang setting, nasa mga matatanda o elders ang pinakamataas na kapangyarihan. Yan po ang Presbyterian. Halimbawa na po dyan ay yung mga Reformed Churches na tinatawag po natin. Ano po yung pangatlo? Ang pangatlong uri po ng kapamahalaan ng church in general ay yung tinatawag po nating mga congregational. Ano po ang congregational? Yung pong congregational, nasa kongregasyon. Okay, so galing po mismo sa kanilang pangalan na congregational, nasa kongregasyon po ang pinakamataas na kapangyarihan. Halimbawa na po dyan ay yung mga Pentecostal and mga charismatic churches. Sa tatlo pong nabanggit na kapamahalaan o polity na umiiral sa church, sa pangkalahatan, sa tingin po ninyo, ano ang Yemenit? Tama po kayo. Tayo po ay Episcopalian sapagkat ang pinakamataas po natin at pangunahing leader ay ubispo o bishop. Alam niyo po, isa po sa napakagandang kayamanan o sa isa sa mga rich heritage ng ating church ay yung mga tinatawag po nating conferences o mga komperensya. Alam niyo po, sa tradisyong metodista, ang komperensya ay isang means of grace. Pag sinabi po natin means of grace, ito po ay mga outward, mga panlabas na mga gawain, mga panlabas na seremonya, mga panlabas na activities na meron pong panloob na biyaya. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng means of grace. Ito po ay tinuturing na holy conferencing. Sa unang komperensya po ng mga metodista sa panahon ni John Wesley noong 1744, ang mga unang tanong na kanila pong pinag-uusapan ay, ano ang ating mga katuruan? Paano ituturo ang ating mga aral? Ano ang dapat nating gawin upang mapangasiwaan at masubaybayan ang ating mga doktrina, disiplina at mga gawain? Ang pundasyon ng matatag na ministeryo ay ang matatag na doktrina. Yan po ay nakabalangkas, nakaukit sa mga kasaysayan ng ating pong pinagmulan, ang Metodista. Alam niyo po, ang komperensya po ay isang malaya at malawak na pag-uusap tungkol sa kapakanan ng mga kaanib ng iglesia. Meaning, dito po sa conferences, lahat ay mayroong tinig. Lahat ng boses ay pinapakinggan.
Okay? Lahat po ng mga delegates coming from different churches o kung ano man ang setting, ay yan po ang pag-aaralan po natin ngayon. Sa atin po sa YemiLeaf, meron po tayong tatlong conference o komperensya. Una po ay ang komperensya general. Tuwing kailan po ito ginagawa? Ang komperensya general po ay dinaraos taon-taon tuwing huling linggo ng Pebrero sa dakong pinagtibay ng nakaraang pagpupulong. Every last week of February po, na malapit po sa panahon ng ating pong anibersaryo, doon po natin ginagawa ang ating pong general conference. At ang lugar po na paggaganapan ay depende po sa lugar na pinagtibay ng nakaraang komperensya. Ito po ay dinadaluhan ng mga ordinadong manggagawa. Ayan, kung ang tanong po natin, sino bang mga umaten dito sa general conference? Ito po ay dinadaluhan ng mga ordinadong mga manggagawa, mga kinatawang laiko ng distrito, at mga pambansang pangulo ng mga kapisanan. Ang komperensya general po sa kanyang katangian ay may kapangyarihang lumikha ng mga batas na may kinalaman sa bagay na pangugnayan. Ito rin ay naghahalal sa mga kaanib ng konsistoryo ng iglesia. Kaya po kung mapapansin ninyo, every 4 years sa komperensya general ay doon po natin ginagawa yung pag-elect ng mga magiging members ng ating pong consistory of elders. Kung saan inihahalal po natin ng superintendente general, ang sekretaryo general, ang ebanghelista general, at ang tesorero general. So ito po yung mga generales po natin. Every national conference or general conference natin po ginagawa ito. At alam niyo po ba ang komperensya general? Ito po ang pinakamataas na kapulungan ng iglesia. It is the highest governing body of the church. Kaya nga po napakahalaga na ito po ay ating dinadaluhan. Ito po ay ating, kumbaga, dapat ang mga delegates po ng national conference o ng general conference ay talagang umi-engage, no? Naka-engage talaga doon sa gawain. At ang napakahalaga pa po dito mga kapatid, kung di man tayo makaka-attend o hindi tayo delegates ng konferensya general o ng general conference, eh sinasama talaga natin to sa ating mga prayers. Okay? Magsilbi tayo mga prayer warriors kasi napakahalaga po talaga ng gawain na ito sa ating iglesia. Ano po ang pangalawa? Ang tinatawag po nating konferensya ng distrito or district conference. Kung ang general conference po ay ginagawa tuwing huling linggo ng Pebrero o yung petsa na malapit sa pagkakatatag ng ating pong church ng YemiLeaf, ang konferensya po ng distrito ay dinaraos din po taon-taon. Annual din po ito. Ngunit ito po ay tuwing huling linggo naman ng Enero. Ganon din po sa dakong pinagtibay ng nakaraang district conference. Okay, so every last week naman po ito ng January, ginagawa po ang konferensya ng distrito. Sino-sino naman po ang dumadalo sa district conference? Dito po sa district conference, ito po inaatendan ng lahat ng mga manggagawa ng distrito. Okay? Mga kinatawang laiko ng kongregasyon at pangulo ng mga kapisanang pandistrito. Ang komperensya rin po ng distrito ay may dalawang kapulungan. Ito po ang isa sa mga magandang ino-observe, no? Kapag ka po komperensya ng distrito. Ano daw po yung dalawang kapulungan? Una po ay ang kapulungan ng mga manggagawa, which is composed ng mga workers ng distrito. Okay? Simula po sa mga ordained ministers, sa mga deaconesses, sa mga PPP, mga misyonero, GNMB, na ng distritong nakakasakop po sa kanila. At ang pangalawang kapulungan po ay yung pagkapulungan ng mga laiko. Yung pong mga lay leaders ng mga galing po sa iba't ibang mga local congregations, doon po sila pupunta sa kapulungan ng mga laiko. So, ano po ba ang kapangyarihan ng komperensya ng distrito? Ayon po sa kanyang katangian, ang komperensya po ng distrito ay may kapangyarihan pong lumikha ng mga batas tungo sa ikabubuti at ikauunlad ng mga gawain at palatuntunan ng distrito na, take note, hindi po lalabag sa disiplina ng iglesia. So that's the district conference ng ating pong church. Ano po yung pangatlo? Yung pangatlo po ay yung tinatawag nating komperensya ng kongregasyon o yung local conference o local conference. Kung ang general conference po ay ginaganap tuwing huling linggo ng February at ang district conference po ay ginagawa tuwing last week ng January, ang komperensya po ng kongregasyon ay ginagawa po at tinadaos din po ito taon-taon
tuwing unang araw ng linggo ng Enero o anumang araw ng linggong malapit dito. So it's either first Sunday ng January or second Sunday ng January. Yan po yung panahon na kung saan ay ginagawa po ang mga local conferences. Okay, sino naman po ang attend dito sa local conference o sa konferensya ng kongregasyon? Alam niyo po, lahat ng ganap na kaanib o lahat ng mga members na meron pong edad 15 years old pataas, automatic delegate po ng mga local conferences. Okay? So, ang mga tungkulin at gawain po ng konferensya lokal ay maghalal ng mga pamunuan nito, magpatibay ng balak Google o ng proposed budget ng kongregasyon, magpatibay ng mga ulat ng mga manggagawa. So ito po yung time na ang mga workers po sa isang local church ay naglalahad o nagre-report ng kanilang mga naging gawain sa nagdaang taon. At kayo din po, dito rin po ginagawa ang pag-uulat ng mga officers ng congregation. At gayon din po, isa rin po sa tungkulin at pananagutan ng local conference ay magpatibay ng mga balak gawain o proposed activities at programa ng kongregasyon para sa taong darating o sa taong kasalukuyan kung kailan ginagawa ang local conference. Halimbawa po, local conference of 2020. So doon po iaharap yung mga balak gawain, mga proposed activities, proposed budget for the year 2020. Okay po? So yan po yung local conference. So yan po yung tatlong conferences o komperensya na umiiral sa ating pong church, sa Yemi Leaf. General Conference, District Conference, and Local Conference. Okay po? So, tingnan naman po natin ngayon ang konsistoryo ng Yemi Leaf. Alam niyo po, ang konsistoryo ng Yemi Leaf ay tumatayo pong Board of Trustees ng Iglesia. Sa pagitan po ng dalawang Konferensya General, okay, so pag sinabi po natin sa pagitan ng dalawang Konferensya General, for example, General Conference of 2019, and General Conference 2020. So, dalawang konferensya po yon. So, sa pagitan po ng dalawang taon na yon, doon po gumaganap ang konsistoryo ng Iglesia. Ang pagbabatas at pagsusubaybay sa pangkalahatang programa ng Iglesia ay nakalagak po sa ating kataas-taasang konsistoryo. O kung tawagin nga po natin ay Supreme Consistory or Consistory of Elders. Okay. Ilan po ang members ng ating pong konsistoryo ng Iglesia? Tama po kayo, 15 po ang kaanib o members ng ating pong Consistory of Elders. Ano pong composition na to? 11 pastor na presbitero, 1 diakonesa, representative po ng mga deaconesses, at 3 laiko po. Okay? Which is, yung pong representative ng kalalakihan, representative po ng kababaihan, at ang representative po ng mga kabataan. So, all in all, sila po ay 15. Okay? 15 members po ng consistory ng Iglesia. At kagaya nga po ng sinabi ko po kanina, sila po ay tumatay yung Board of Trustees ng ating pong church. Alam niyo po, ang lahat ng kapangyarihan at karapatan ng lupon ng mga patnugot ng isang nakatalang korporasyon ay nakalagak sa konsistoryo ng iglesyang ito. So, i-define po natin kung sino po yung mga members ng consistory. Ang mga opisyalis po na to ay ang superintendente general bilang pangulo. Okay? Ang general secretary o ang secretary general bilang pangalawang pangulo. Ang mga kaanib po na to ay ang siyam na presbiterong inihalal ng konferensya general. Yung isang kinatawan po o representative mula po sa kapisanan ng kalalakihan, isang kinatawan po mula sa kapisanan ng kababaihan, at isang kinatawan po mula sa kapisanan ng kabataan, at isang kinatawan po mula sa kapisanan ng mga diakonesa. So ito po yung bumubuo ng mga kaanib. Okay? At kanina po binanggit natin kung sino ang mga opisyalis. So yan po yung ang konsistoryo ng Yemi Leaf o ng ang Consistory of Elders ng Yemi Leaf. Ngayon po ipag-usapan naman natin ang kapamahalaan ng Yemi Leaf. Ang kapamahalaan po ng Iglesia ay ang mga sumusunod. Tatlo rin po ito, kagaya ng mga conferences po natin. Una po ay ang kapamahalaang pangkalaganapan, kapamahalaang pandistrito, at kapamahalaang pangkongregasyon. So tingnan po natin isa-isa.
Ang kalaganapan po o ang kapamahalaan, pangkalaganapan ay binubuo ng lahat ng mga distrito, mga misyon ng iglesia sa loob at labas ng Pilipinas. Ito po ay nasa pamamahala ng Superintendente General. So pag sinabi natin pangkalaganapan, lahat po ng mga churches within and outside ng ating pong bansa. At ang pinakapangunahin po dito ay ang ating pong General Superintendent. Okay? So sa distrito naman po, ang distrito naman po ay binubuo ng mga kongregasyon na nakapaloob sa isa o higit pang bayan o lungsod o lalawigan. So ganun po ang pagkakaayos niyan. Depende po sa geographical location ng mga lugar. Ang mga hangganan po nito, okay po, ay nasa pagpapatibay ng Konferensya General. So kung paano po hahatiin yung mga distrito, ay kapangyarihan po yon ng General Conference. Sino naman po ang tagapamahala sa sa kapamahalaang pangdistrito? Of course, ang tagapamahala po dito ay ang District Superintendent o ang superintendente ng distrito. Okay? So kapamahalaang pangkalaganapan, una. Pangalawa po yung kapamahalaang pangdistrito. At panghuli po, yes, ang kapamahalaang panglokal. Okay? O pangkongregasyon. Sa kapamahalaan pong pangkongregasyon, ito po ay pinamamahalaan o pinangungunahan ng pastor. Ito po ay binubuo ng 106 o higit pa mula sa isa o higit pang bayan o nayon. Alam niyo po, ang isang kongregasyon ay may kakayahang tumangkilik o sumuporta sa kanyang mga workers. May kakayahan pong magsakatuparan o magpatupad ng mga palatuntunan ng church. Okay? Meaning yung 18%, yung mga programa galing po sa national, baba po sa local congregation. Okay? Kagaya po nito, nung I-class, mga OICOS, ano po. Sa ibang bansa po, ang kaukulang bilang ng kaanib na kailangan po ay 30 pataas. So, iba po ang setting kasi ng abroad kesa po dito sa Pilipinas. Kaya iba din po ang bilang na nire-require para ang isang church abroad po ay tawaging isang congregation. Ngayon naman po itingnan natin ang hukuman na umiiral sa ating pong church o ang justice system ng ating church. Isa po sa malaking pagbabago sa istruktura ng YEMILIF ay ang paglikha ng konsilyo ng katarungan. Okay? Sa lumang disiplina po, yung 1980, yung tinutukoy po natin, ang kapangyarihang panghukuman po ay nakalagak sa consistory na iglesia. So, before, ang consistory na rin po ang tumatayong judicial ng church. Pero po, ito pong sa bago nating disiplina, ay bumuo na po talaga ng hukuman o ng judiciary ang church po natin. Kumbaga, ibang committee. Okay, so, meron pong tatlong antas ang hukuman ng iglesia. Meron pong tatlong level ito. Una po, yung mataas ng hukuman o yung kung tawagin din po natin kagaya sa ating pong hukumang bayan ay ang ating Supreme Court. Okay? At meron din pong karaniwang hukuman at ang mababang hukuman. So tignan po natin to isa-isa. Ang mataas ng hukuman po, ang dumidinig. O sila po ang meron pong kapangyarihan o ang duties po nila ay tignan, pag-usapan, solusyunan ang mga usapin tungkol po sa mga members ng konsistoryo. Ito rin po ay maaaring magbago sa kapasyahan ng karaniwan at mababang hukuman kung kailangan. Ito rin po ang dumidinig sa mga kasong may kinalaman sa pagpapaliwanag o interpretation ng disiplina. So hindi lang po pala purely judiciary ang kanila pong description o job description. Kundi kung meron din pong usapin tungkol sa interpretation ng ating pong disiplina, ay pananagutan din po trabaho ito ng ating pong Supreme Court o ng mataas na hukuman. Okay? At hindi lamang po yun, kundi pati mga dokumentong legal ng ating pong church ay pinag-uusapan din po ito ng ating pong mataas na hukuman. Sila rin po ang tumitingin sa legalidad ng batas at mga kautosang pinaiiral sa loob ng ating church. Ang karaniwang hukuman naman po, ang dumidinig sa mga usapin tungkol po sa mga pastor, mga diakonesa, mga pamunuang pandistrito ng iglesia. So ito naman, sila naman po yung tumitingin sa mga usapin po tungkol po sa mga nabanggit natin. At sa mga mababang hukuman naman po, ang kanila pong pinag-uusapan, sila po ang mga dumidinig sa mga usapin na kung saan ay napapabilang ang mga karaniwang kaanib ng church. Okay? Kaya po sila yung sa mababang hukuman.
Okay? So ito po yung judiciary system ng YEMILIF. Oh, napakaganda po. Talagang ayos na ayos, very organized ang ating pong church. At isa po yan sa ating pong pinagmamalaki. Tingnan po natin in summary ang ating pong mga napag-aralan ngayon. Ang YEMILIF ay nagmula sa tradisyong Episcopalian. Ang YEMILIF po ay meron tatlong komperensya. Ang Komperensya General, Komperensya ng Distrito, at Komperensya ng Kongregasyon. Ang YEMILIF po ay binubuo ng tatlong kapamahalaan. Ang Kapamahalaang Pangkalaganapan, ang Kapamahalaang Pangdistrito, at ang Kapamahalaang Pangkongregasyon. Meron din po ang YEMILIF na tinatawag ang konsistoryo ng YEMILIF. Sila po ay binubuo ng 15 kaanib, 11 presbitero, 1 diakonesa at 3 laiko. Sila po ang tumatayong board of trustees ng church. Gayun din po ang hukuman o ang judicial system ng ating church na sila po ay mayroong 3 antas, ang mataas na hukuman, ang karaniwang hukuman, ang mababang hukuman. Yan po ang ating pong aralin para po sa ang katatagan at kapamahalaan ng YEMILIF o ang YEMILIF structure. God bless po. Magkita-kita po tayo muli sa ating pong susunod na aralin. God bless po.